Update tayo mga kapatid, parang may mali limang bagay na kaduda-duda sa case ni Jubilin Galeno. Pero bago natin umpisa ng topic mga kapatid, kung di pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please do subscribe and click the notification bell para mas updated po kayo sa bagong video dito sa Pilipinas. Dahil natagpuan na ang katawan di umano ni Jovelyn Galeno na 3 linggo na nawawala. Bago pa man matagpuan ang bangkay ni Jovelyn, ay marami ang nainis dahil di umano sa pagiging incompetent na kapulisan sa Puerto Princesa. Yung video na sinabi po sa akin ni Major last time na makikita po itong si Jonalyn papunta pong parking lot na pasakay po ng isang sedan na nanatakpan po ng isang truck. And sure na sure siya nakasakay doon si Jovelyn at nakalabas. Do we still have that video? Can we see that video? Kasi pinangako po sa amin na makikita po namin yon. Wala po yung video na yon. So ibig sabihin si Major ay gumagawa-gawa ng istorya? Siguro, Sir Rapi, dahil na rin siguro sa sobrang napagod na rin siya. Sir, napagod kaya gumagawa-gawa na siya ng istorya? Dahil sa kanyang kapaguran? That's why he's imagining things? Kausapin ko siyang mabuti, Sir Rapi. Sir, is he imagining things or is he covering up things? Na-ere po ito noong August 12 na may YouTube title na viral na no... Kahit ang kamkrami ay pinupukpok ng kapulisan sa Puerto Princesa, ang case na ito ay bumuo ng iba't ibang spekulasyon. Katulad na lamang na meron di umanong taong ahas sa Robinson Mall na kinuha si Jovelyn. Pinalabas na din ito sa iba't ibang TV program katulad ng KMJS at sa programa ni Senator Raffy Tulfo. Pero maraming viewers natin ang duda pa rin sa pangyayaring ito. Basahin natin ang comment nila. Sabi ni Mark, malabo yan. Buto agad, planted ang lahat. Gusto lang tapusin ang kaso ni Jovelyn. Pero sure, buhay pa to si Jovelyn. Malaking pera sigurong offer sa mga yan para may umako. Teorya ko lang po ito. Sabi naman ni Mari Kim, ewan ko, pero habang pinapanood ko to, parang scripted lang yung statement niya. Saka malabo na kalansay na agad yung biktima. Kahit na basunugin ang bangkay, hindi agad magiging kalansay yan. Kahit titignan siya, masyado siyang kampante magkwento. Basta ewan ko, parang may iba talaga. Parang binayaran lang na napakalaking halaga ng matataas na tao para umako ng kasalanan. Saka posted agad online ang statement niya na usually hindi naman ginagawa sa ibang imbestigasyon. Bahala na. Kung totoo naman yung statement niya, bahala na ang Diyos at batas ng tao sa inyo. Sabi naman ni Cherry's Love, magduda kayo. Bakit naging kalansay agad yan? E 18 days pala nawawala yan. May gumawa niyan para malihis ang imbestigasyon. Kahit 1 month, di pa magiging kalansay ang bangkay ng biktima. At saka di man lang nangamoy, medyo malapit siya sa kalsada. Kaya dapat ipa-DNA ni Senator Tulfo. Sa videong ito ay isa-isahin natin ang mga butas na nakita ko na baka nga hindi ito bangkay ni Jovelyn. Disclaimer lang, ito ay opinion ko lang at binase ko lang ito sa mga video na kalap ko. Halika, umpisa na natin. Ang una ay walang nangamoy na bangkay kung saan natagpuan ng kalansay. Dahil halos malapit lang ito sa bahay nila Jovelyn. At sabi ng kapatid niya, na kung may naagdas na katawan dito, sigurado maamoy nila yun. Dahil maraming dumadaan doon at may mga bahay din. Pakinggan natin ang interview niya kay Raffy Tulfo. Kung natagpuan itong mga buto at itong mga gamit na sa atin nyo, pag-aari po ng sister. Saan lugar? Dito rin po sa amin mo, sir. Likod lang din po ng bahay namin. Meron po kasing gubat doon. Mga 500 meters po siguro yung 300 meters po yung layo sa bahay namin. Malapit na po sa bali po, may mga bahay din po doon mismo. Nakapagtataka po kung ganon, kung nangyari man yon doon mismo. Nagtataka po kaming pamilya, at the same time yung mga tao po na nakatira doon sa paligid kung saan po natagpuan po yung mga buto po, yung kalansay. Kaya po nagtataka din kami kung bakit nangyari yon. Kasi hinanap na po hinanap na namin doon ng mga may otoridad na... Drone na din po. Wala silang negative po yung doon banda sa sideline. Kaya nakapagtataka po na bigla na lang may lumutang na may mga buto na po na natagpuan doon at kasama po yung mga gamit ng ate ko po. Okay. Yung lugar na ba yung kung sa natagpuan yung kalansay? Yung ba ay populated area o walang mga nakatira sa lugar na yun? Mga 100
nakatira pero walang nakatanim. Walang nakatira po pero may mga nagtatanim po doon, may kumukuha po ng kahoy ganun. Okay, kakilala niyo po yung mga tao na nandoon. Kakilala niyo po yung mga tao na nandoon. Okay. Sila ba'y na-interview ng police at meron ba silang binigay na statement na makakatulong sa investigasyon? Isa nga po sila sir sa mga nagsasabi na wala po silang nakita or naamoy doon po. Kasi yung gubat na yun po ay daanan din, may daanan din po doon. So possible po, hindi talaga siya gubat, talahiban po siya. Minsan kadalasan po talaga tinataniman po yun siya. Kaya po, nadadaanan din po siya ng mga tao. Possible po na kapag meron talagang patay doon, nangangamoy at mangangamoy po. Kaya doon po kami nagtaka. Simula po nung nangyari yung kay Jovilin po, marami pong tao talaga doon. Kasi yun po yung talaga yung naging una nilang tinignan, yung gubat na po yun. Doon sila nagpaikot-ikot. Hindi po nawawala ng tao doon. Okay, so ang inyong suspect na parang nilagay lang po yung doon yung palatay. Sinagyan na dati before at wala kayo nakitang ganon. Yung ba ay kinadaanan din ng sister nyo noon? Ay, yung mismong gubat na po yun, sir. Oh, kung saan, yun, natagpo yung kanyang banggay. Yung ba ay daanan niya? Nadadaanan niya po yun, sir. Nadadaanan niya po yung... From work, nadadaanan niya yun. Going to work and coming back from work. Adaanan po yun. Gaano katagal kalayo po yun? Sabi mo sa bahay niya hanggang sa natagpo yung bangkay? Gaano kalayo naman yun sa ababaan yung sasakyan? Kasi di ba nakita nagtapay siya ng sasakyan yung multicab? Gaano pala kayo yun sa babaan yung multicab yung sasakyan? Mga nasa 300 meters po, sir. Sa kanto mula doon sa gubat na yun. Okay, since gubat yun, I would assume walang CCTV camera doon. So, walang nagsasalita kung meron siya nakita o wala. Tama? Okay. Pero kapag may ano po, maririnig naman po, sir, kung meron mga ingay po doon, kasi meron sa pangyayari po ng krimen na yun, meron pong bahay doon sa tapat nun, sir. May tindahan po. Mga 100 meters po yung layo. Na-interview na ba yung mga tao doon sa tindahan, doon sa paligid? Sir, nagbigay na po sila ng pahayag nila na yun na nga po, wala silang naamoy or narinig man lang na ingay doon. Kasi nga po, nung nalaman nilang nawawala si Jovilin, nagtingin-tingin na rin po kasi sila doon, sir. Tapos araw-araw din nila nakikita na may tao doon, may nagpapalipad daw po ng drone. Kaya po, isa sila sa mga nag-react din po na patungkol po sa gantong issue, sir. Nakita nga siya, confirm na siya yun, sumakay ng multicab sa may Kaya kahit hindi sabihin na kapatid ni Jovilin, ang kutob niya ay parang nilagay lang bangkay doon sa lugar na yun. Dahil chinek na nila before ang lugar na yun at wala naman sila natagpuan na katawan doon. Pangalawa, paano na paamin ang mga sospek? Nahuli ang sospek dahil nakasaksak ito ng tao na hindi naman related sa kaso ni Jovilin. Tapos nakulong ang suspect ng dalawang araw. Tapos bigla na lang umamin sa krimen na sila di umano ang pumatay kay Jovilin. Kung ikaw ang kriminal, aaminin mo ba ang krimen na ginawa mo na mas malala pa sa pananaksak? Ang missing link dito ay paano umamin ng suspect o paano napunta sa pag-amin? Paano siya umamin? Paano siya inatay yung krimen? Bali po kasi, nagkaroon po siya ng kaaway nung linggo po ng gabi, tapos nakasaksak po siya. Okay. Minsan din po namin yung nasaksak niya. Okay. Okay. Tapos, mga 2 days na po siyang nasa kulungan. Okay. And, yun po sir, bigla na lang pong lumutang yung balita na, suspect nga po siya. Umamin siya ganon. Pero nakulong po siya dahil po sa pagkakasaksak niya doon sa pinsa namin. O meron naging bayaran na nangyari, katulad na sinasabi ng ating mga viewers. Sabi nga ni Julia Manalo, hindi po kaya nabayaran yung mga pinsan na yan para maging fall guy. Kasi parang ibang magkwento na parang hindi niya alam na mabibitay siya. O dahil nga ba nape-pressure ng kapulisan, kaya gumawa sila ng paraan para maklose agad ang kaso. So, ibig sabihin si Major ay gumagawa-gawa ng istorya? Siguro, Sir Rapi, dahil na rin siguro sa sobrang napagod na rin siya. Sir, napagod kaya gumagawa-gawa na siya ng istorya? Dahil sa kanyang kapaguran, that's why he's imagining things? Ang pangatlong katanungan, bakit naging kalansay agad sa loob ng 2 linggo? At nasa ng damit at pantalon niya, eh hindi naman naagnas yun. Pakinggan natin ang interview sa isang doktor na hindi naniniwala na maging kalansay agad ang katawan ng tao sa loob ng 2 linggo. Pakinggan natin. Good morning. Magtatanong lang po bilang doktor, kasi hindi rin namin alam to, kailangan doktor lang din ang pwedeng magsabi na gano'n po ba katagal
na ma-decompose yung isang tao o maiwan na lang yung buto from day one na siya ay mamatay, Dok, yung hindi po lalagyan ng gamot, walang formalin, nakabilad lang kung saan. Halimbawa po sa isang tao, Doktor. Composition is very 24 to 72 hours. Pero yung tanong niyo po kung gaano kadalal yung pitong na lang, no? Kung ba yung tanong niyo na parang kalansay na lang? Oo, kalansay na lang ang makikita. Halimbawa? Matagal-tagal po yun. Matagal-tagal po yun. Mga tatlo. Halimbawa po, day one, wala pong formalin yung katawan, naiwan lang doon. Kabilad lang. Kabilad lang. Init ulan. So, mga 3 weeks, 2 weeks. Sa mag-umpisa siguro, mga 3 weeks. Pero yun nga, depende po yun sa, ano, sa surrounding. Sa surrounding, oo. Matagal-tagal po yan, mga months po yan. Minsan, naabutin pa ng taunan yan, bago talagang, umbleto yung sabing decomposition. Kalantay na lang talaga. Ang maiiwan. So matagal-tagal. Halimbawa po, may mga aso doon, may mga bayawa na pinakialaman yung katawan ng isang tao na naiwan doon. At aso. Pati mga ibang hayop. So pwede nilang ubusin yung laman at maiwan na lang yung buto. Ay, mas mabilis po kasi patagano na lang. Nabigit po yun. Okay. So, yun, hindi naman po days, kundi siguro mga tambuan siguro. Tambuan? Hindi naman yun ano, pa-upos na agad yun. Kahit pa paano may maiiwan doon sa, yes, po, doon sa, ano, sa nalaman doon sa halimbawa ay dali. Halimbawa ay sa buto. May maiiwan. Pero kung mga 2 months, 3 months, yan, maano talaga na talagang buto na lang. Opo. Kasi lalo na pong ano eh, mabilis na. May baon, no? Hindi na nabalot, no? Pagbilad lang. Kasi siyempre pag binilad ko yan, yun, tama yun. Ulan init. Oo, ulan init. Parang binain mo yun, no? Oo. Pero kung halimbawa, Dok, mga 3 weeks lang, may maiiwan pa siya, no? Kahit pa paano, may amoy pa. May amoy pa po yun. May amoy pa, o? May laman. May amoy pa po yun. Opo, may makita. Hindi naman yun mauso. Kahit sabihin natin kinain na ng aso o ng kayawa ko ng ano, yung mga daliri, hindi, kahit pa paano, may nakasingit pang laman yan eh. Opo, may mga nakadikit-dikit na buto, meron pa yun. So Dok, yung hindi na makilala, halimbawa hindi ka na makilala dahil buto na lang, ano yung pwedeng pagkakakilala ng isang kalansay ng tao para makilala na siya talaga yun? Sa ngipin? Sa buhok? Sa ngipin, yan po. DNA pinakaano doon. DNA? DNA. Yung fingernails, kuko, di ba? Apo. Yung pictures pa, di ba? Kasi titingnan mo yung ano. May mga experto po kasi tayo sa ganyan eh. Forensic, o. Forensic, tama po. Forensic, o. Pero kung halimbawa, base doon sa forensic test, no, o DNA, i-identify talaga through records na nagsasabi na itong ngipin na to, ngipin talaga ng tao na nawawala. That's the time ma-establish natin by documents na siya talaga yon, ng may-ari ng kalansay na yon. Tama po yun. Okay, so pagka halimbawa, ito nga, sabi niyo 3 weeks o 1 month, kahit pa paano may maiiwan pang laman doon sa buto. Yes po, tama. Alright, sige. Dok, salamat po ha sa impormasyon. Okay, welcome po. Thank you si Dr. Rick Panganiban. Ang pang-apat na katanungan, may ginawa kang krimen, pero relax ka lang sa pagkukwento. Walang luha, walang pagdi-deny, walang pagsisisi. Wala lang, para lang siya ini-interview pag nag-a-apply sa trabaho. At isa pa sa napansin ko, pag tinatanong siya ng pulis, bago siya sumagot, ay nagbiblink muna ang mata niya ng ilang beses. Hindi mo yung pangalay. May tinatanong din sa mga may itim ng mga inabangan po namin eh. Ayon sa mga psychologist, isa itong tanda na may malaking chance na nagsisinungaling ang isang tao. Sabi nga sa isang article, using eye blink rate to detect deception. Liars tend to blink more because lying is stressful. Under stress, eye blink rate increases. People tend to blink more rapidly when they become nervous or when they hear or see something unpleasant. Ito ang sabi ng mga psychologist
Kaya kung papanoorin mo ang interview sa kanya, kayo na lang ang umusga. Inabangan po namin eh. At ang panglimang katanungan natin ay na-pressure ba ang kapulisan ng Puerto Princesa? Ang sagot dyan ay oo. Na-pressure sila ng husto. Kayo ba naman ma-broadcast sa buong Pilipinas? At pinukpok na kayo ng Camp Krami? Hindi ba kayo mararatil ang husto? At mape-pressure na kailangan ma-close agad ang kaso? Pero syempre, hintayin natin ang DNA test ng kapulisan at ni Senator Raffy Tulfo para malaman natin kung katawan nga ba ni Jovelyn yun. Kaya ang kasong ito ay hindi pa case. Ano ang masasabi nyo tungkol dito? Mag-comment na lang sa baba at huwag kalimutan mag-subscribe para updated po kayo sa may init na balita dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa panonood mga kapatid.